Good afternoon guys, welcome to my YouTube channel, like Kenoy Gaming PH. Ako nga pala si Roro Novasoro ng Straw Hat PH o the server Central Plains. So sa KBM kagabi guys, nakita nyo nasa top 19 kami. Pumasok sa amin kasi sa family ng Straw Hat PH yung mga tiga Hustler at Sultan PH. So lumakas na ang guild sobra. Kaya yung dating rank 30 plus namin, ngayon rank 19 na, maintain na ng 20. So matik guys na kalaban namin itong mga halimaw na to. Top rank 10 guys, solid na solid, napakasakit. Tignan nyo naman, unang bakbakan pa lang, pinanatan agad yung HP namin kanina pero tumatakbo. Pero susubukan kong protektahan pa rin ang ating main HP. So babanatan ko to, di ko to bibitawan tong LK na to. Kasi ito ang humaharabas talaga sa amin. Pero problema ko rin, medyo mas masakit yung damage sa akin ngayon. Naka-ignite ako guys, tinesting namin to sa ano, sa PvP ng mga guild namin, nagkakanda kami ng mga test damage at medyo effective naman siya, pero dapat syempre laging malapit tayo sa HP natin para na-heal tayo. Pero nakita niyo naman, gumuhit ang buhay ng aming HP at bumagsak ang HP namin guys. Yun ang isang problema, kailangan natin protektahan ng mga HP natin. Tayo mga LK type, LK at Whis, responsibilidad natin na dapat mabuhay ang ating main HP. So kapag namatay yan, medyo alanganin na tulad nyan. Taob kami rito guys, medyo sablay ang first round. Pero still, papalag tayo dito sa mga top player na to. Sobrang lalakas na ito, nakita nyo naman. No? Nilamon lang kami, saglit na saglit lang. Pero syempre, hindi tayo papayag ng ganyan. Subukan natin sa second round. Babawi tayo. Change tactics. Normally, masakit yung wizard dito, medyo problema. So, susubukan namin i-kill siguro. Pero as much as possible, once na makita ko yung HP ko, yung HP namin na si Mimimi, once na kumalahati, mahigit uli ang buhay niyan, tatakbuhin ko yan. So, as much as possible, mabuhay yan. Pero still, yung LK na napakasakit din, susubukan ko kasawahin, hindi ko bibitawan. Para at least makadelay lang din ng konti. Ayan na. Grabe, tapang LK lumulusob. Ganun ka solid. May mga LK na ganyan na lumulusob nang wala pang HP kasama. Sobrang kukunat niya. Nakita niya naman, no? Ilang kami bumabanat. Pero solid. Buhay na buhay pa rin. Pero tulad na sinabi ko kanina, yun, bagsak guys. Bagsak na ang kanilang wish. Pero syempre, inaasahan namin na marereso yan. Still, kahit mariso yan, kailangan bumanat ng iba. Tinitignan ko yung HP ni, ano, ni Mimi. Hindi naman, hindi na bumabagsak sa kalahati or rampart. So, hindi ko siya masyadong need e-assist. So, kailangan ko lang pumalo ng pumalo sa mga DPS na to. Mapapansin nyo rin guys, may self-ignite na ako. Yung sinabi ko nga kanina. So, effective din. Pero, ingat sa paggamit. Gumuguhit ang buhay natin dyan pababa at hindi tayo nagre-regen. Pero, nahi-heal tayo eh. So, kailangan talaga abot tayo ng heal natin. Pero, syempre, advantages natin at disadvantage din yan. So, pag-isipan natin mabuti at ayusin ang paggamit niyan, hindi yan birong skill. So, nakita nyo? Nakabawi tayo guys sa second round. May palag pala tayo rito. So, doon natin na gets, no? Kanina. Sobrang hirap, sobrang nilamon lang kami saglit. Pero second round, may palag. Same tactics ang gagamitin natin as much as possible. Kung ano yung mas effective, pilitin nating ayusin, ulitin, iwasan natin yung mga minimal error. Kasi syempre, once na nagkaroon tayo ng minimal error, matik, pwede tayong matalo. Pwede yung mga kagild natin is ano, medyo madamay sa mga minimal error natin. So, dahan-dahan sa pagpasok tulad yan. Medyo pagpasok ko, nandun ako sa skill ng Whis. So, layo-layo din. Kailangan kong dumikit dito sa tatluhan para at least mas complete yung damage. At the same time, ito, binabanatan si Mimi na naman ng LK. So, kailangan kong takbuin lang ng konti. Ang problema ko, hindi ako makagalaw. Ayun guys, okay na. Nakagalaw na tayo. At panalo to. May panalo tayo sa ating round. So, nakita nyo naman, tinalo tayo sa first round pero nakabawi tayo sa second round. And finally, third round, nakabawi rin tayo. Maintain natin ang ating HP na buhay. Kahit medyo na delay ako, at least importante, naka-skill tayo at naka-delay tayo ng mga skill ng kalaban natin. Yun ang pinaka main duty natin guys, disabler as much as possible. So panalo,
Siya nga pala guys, medyo yung kay Mugiwara Luffy, meron siyang new build na naman na napakasolido. 17,000 na ang raw attack. Medyo tinetest namin maayos kung babawasan pa ang ilang raw attack para mas tumaas pa ang damage. Pero soon guys, papakita natin yan sa ating mga subscriber. Shoutout muna tayo guys sa mga Lodi natin na nagpapa-shoutout kay Jack Sparrow ng Alfem. Shoutout sa iyo, idol ko yan. Tapos si Tahong ng Exile PH. Mga Lodi to sa Odin server guys. Si Pork Humba na lagi kong kausap. Kasama niya si Apretada. Solid na solid yung mga yan. Si Enrich Kid ng si Enrich 10. Tapos si Night Owls ng Alcrit Delete. So shoutout sa iyo. Si Angelo Luego. Saka si Dinuguan ng Yami Yami. Yung mga kausap ko yan. Grabe. Tapos si Lilith ng Lapu-Lapu server, Baguio Finest. So shoutout sa iyo mga idol. Hindi ko na screenshot si Apretada. Shoutout sa iyo sa Odin server, Apretada. Soon sa next video, screenshot kita. So ito guys, na record ko lang to yung KBM namin to nung Monday. Ito yung malakas na guild to guys, Rice Guild. Pero syempre, yung mga main ng Rice, medyo nakakalaban namin. Alanganin pa rin talaga, masasakit talaga, solid na DPS. Mga pure damager. May mga main ng Rice, di pa kaya. Pero itong Rice na to, pasok sa main din nila to. Pero ito, tinalo namin to guys, nung last KBM. Pakita ko lang sa inyo. Maganda yung tactics kasi namin dito ni Luffy, ang target namin dito, sa ni War Daddy. Patayin yung solido yung Scenics na ito guys, pumapatay talaga ng napakasakit. So ang kumapansin nyo yung Scenics kada buhay niyan, binabakbakan din niyan ni War Daddy ng Scenics namin. Pero syempre hindi biro yung mga ganyang build ng Scenics na talaga pumapatay yan, kaya kailangan bakbakan ng bakbakan. Nakita nyo naman si Mimimi bumagsak, pero panalo pa rin kami. So shout out sa ating mga sama, si War Daddy, Mugiwara Luffy, Blackbeard, Mimi. Shoutout sa inyo, mga solido kong kasama sa KBM. So, continues na natin guys. Ito na yung second run natin sa ating guild. Top 10. So, hindi biro to. Diyos ko, full house. Ang lalakas na ito. Puro spender karamihan dito guys. Saka sa pagkakaalam ko, isa to sa dating may hawak ng Ajit talaga, naagawan lang ng CNC. Pero tong full house na to, hindi to biro, Diyos ko. Pero papalag tayo rito, susubukan natin. Nakita nyo naman, yung wizard, hindi ganun katakot lumapit. Ganyang mga kalalakas yan, so kaya kong talunin pero hindi ko tinalon kasi target ko talagang maprotektahan ng HP natin. Yan ang duty natin guys . So nakita natin, yung LK na naman talagang papalo sa ating HP. Pero hindi ganun kalambot si Mimi, hindi yan biro. Pero kami mas matigas dyan, si Boa Hancock. Solido din yon. Nakita nyo, kasama na natin sa run. So, dalawa HP namin dito. Si Mugiwara Luffy, tinanggal muna natin ang ating guild leader sa main run. Si Boa Hancock kasi guys, si Luffy din yan. So, dalawa ang account niya. So, sa asawa niya si Boa, pero mas madalas si Luffy ang nagko-control niyan. So tinanggal niya muna si Mugiwara Luffy para subukan ang dalawang FPS build. At napaka-effective tingin ko. Pero syempre guys, mas komportable pa rin ako pagkasama ko yung Mugiwara Luffy na guild leader ko, yung account niyang sniper na solid na DPS. Kahit hindi yun basta-basta mahil, grabe lifestyle nun, grabe rin ang damage nun. So mas gusto ko yung kasama. Pero sinubukan namin tong kasama yung dalawang makunat namin na tawag nito HP. Kasi syempre, nagtetest din tayo ng mga magandang kombinasyon kung effective ba. At sa nakikita ko, effective naman, pero dapat siguro kung mas magiging solido pang DPS ang LK. Tulad ko, meron kaming kasama ngayon sa guild na si Oreo, yung guild leader dati ng Hustler Guild. Mas solid sa akin yun. Kung yun ang kasama nila, ganun ka solid na LK. Tapos ito si Blackbeard. Si Blackbeard, solid namin yan na Wiz. Lumulusaw yan ng mga tanke. So pasok. Pati si War Daddy, syempre ang ating HP killer. Sa mga hindi pa nakakanood ng video, meron tayong post ng assassin build, dagger type na
mga equipment, pinakita niya yan. So, kay War Daddy, shoutout sa'yo. Tawag na ta. Ako lang medyo mahina rito kasi nga syempre, na-delay tayo guys, talo tayo sa first round. So, nakita niyo naman. Nangyari kasi, na-delay ako ng 1 month dahil sa slime event. Kinukuha ko pa rin ang MVP, mini MVP sa slime event. Malapit ko na makuha yan after ng October 10. Bago mag-October 10, makukuha ko yan. Pero syempre, halos 1 month. Hindi ako nakapagpalakas, so na-maintain ko lang yung ganitong lakas. Pero pasok pa rin ako sa sa first team ng KVM. Pero tingin ko, mas applicable kung ipasok dito. Yung mas malalakas sa akin talaga. Nakita nyo naman, naluso ka agad ako. Grabe. Nakita nyo yung damage nun sa taas ng HP kot kunat ko ngayon. Nilaamon lang ako ng ganun-ganun lang. Pero syempre, hindi tayo papadismaya sa mga ganun damage. Papalag pa rin tayo. At nakita nyo naman, kailangan kong bakbakan at bakbakan at bakbakan tong mga... Ang kukunat nito, grabe. Itong HP nakita nyo guys. Dahil dalawa naman ang HP natin, normally, pwede ko nang iwan yan. Iwan ang buong pamilya. The joke lang guys, bali. Pwede na nating iwan ang dalawang HP natin kasi makunat parehas yan eh. Tapos pag nagpatay yung isa, pwedeng irusunong isa. So, problema na lang nito talaga is dapat yung kaming tatlo maging pure damage kami. So, ang problema din, hindi rin ganun kadali dahil ang kalaban natin is dalawang HP din. At ang kukunat guys, so napapansin nyo naman, binabanata ko na, naka-ignite na ako, naka-pierce, final pierce. Pero, naka-conce pa yan guys, kinoconce ko pa. At meron akong skill na pang strip, so... Kahit mahubaran ko siya, grabe pa rin, no? Ang kunat pa rin, talagang solid na solid. Ang pagkakaalam ko, guys, naka-morphe yung isa naman naka-valk na, valk set yung HP parehas. So, sobrang kunat parehas, wala akong masabi. Wala lang akong magawa kundi i-delay itong mga to hanggat maaari. Hindi makapag-cast ng heal as much as possible. Pero, nakikita nyo naman, hindi ko ma-delay-delay siya, continuous pa rin siya. Hindi ko lang siya mabigyan ng magandang pwesto sa tingin ko. Pero hindi ko bibitawan to kasi sa napapansin ko guys, effective pag hawak ko tong isa. At the same time may babanat at may babanat naman sa kabila. At hindi naman namamatay ang mga HP namin. So sa, dapat guys ganun tayo lagi sa KBM. Maging observant tayo sa ating mga kagild. Check natin lagi ang mga HP nila. At the same time yung HP rin natin. So alagaan natin na hanggat maaari, mga puno buhay niyan, mga puno rin ng buhay natin. At check din natin ang mga buhay ng kalaban natin na nakikita natin na mas advantage tayo, nakikita natin may lumalamang tayo sa damage. Problema lang, dahil, ayun, yun ang problema. Bumagsak yung kasama ko na si War Daddy, pero inaasahan kong mariso yan, guys. Ang haba ng laban, patay din si Boa. Anong nangyari? Ayun, nariso naman si Boa. Pero si Mimimi gumuguhit, guys. Nakita nyo yun. Pag bumagsak ang dalawang HP namin, talo tayo dito. Pero syempre, bagsak uli si Boa, guys. Oh. Pero si Mimimi bumubuhay. Bumubuhay si Mimimi. So, hahabulin ko nga muna itong visit na LK na to. Pinapatay mga HP natin. So, nakita nyo naman, nag-change target tayo. Kanina, binabakbakan natin yung visit na HP. Pero... nakita niyo bumagsak ang dalawang HP namin, hindi ko pwedeng baliwalain yon. So, hahawakan ko tong visit na LK na to. So, nawala, nag-change target tayo muna uli. Che-checkin natin kung kaya niyang i-maintain yan, yung LK na yan. Pag hindi niya na-maintain, tatakbuhin ko uli. So, si War Daddy, nakita niyo gumuguhit na naman ang buhay. Ayun, naka-recover siya guys at same ako din. Che-check ko pa din kung kakayanin ng HP natin. Si War Daddy gumuguhit na naman. Sino ba kalaban nito? Pero syempre, tiwala ako kay War Daddy na yan guys. HP killer natin yan. Hindi yan basta-basta mapapatay. Iba kunat din yan at the same time. Iba skill niya ni War Daddy. Sa mga magtatanong guys, sa nakanood ng video natin, yung build ni War Daddy, napakalaki pa ng potential na ilalakas niyan. Grabe. Pag nakita niyo yung set niyan, magugulat kayo kung bakit ganito siya kalakas sa KBM. Nasa top 1 ng nasa top 1 ng team ng KBM namin. Tinatawag natin HP killer talaga yan. Pero syempre pag gantong dalawang kakunat na HP, ang hirap patayin talaga solid. Nakita niyo naman,
mauubos na ang oras, pero nakita nyo kanina dalawang beses kami namatayan. Hindi ko alam kung mananalo kami dito, pero true points ang basihan dito siguro, baka sa ganda ng skill din. Si Bowa babagsak na naman, naku, alanganin tayo sa points na ito pag nagkataon. Pero sa nakita ko kanina, based sa first 1 minute, lamang kami sa point. So, tignan natin kung mananalo tayo. Ubus ang oras, guys. Ubus. Uy, panalo kami, guys. 1 round. So, nanalo. May palag tayo rito kahit ubusan ng oras. Grabe yung laban, no? Grabe yung battle. Hindi ko, napaka-intense doon. Grabe, ubus yung ilang minutes yun. So, natuwa kami, siyempre, kasi nakapanalo kami. Malakas tong guild na to. Nakita nyo naman, hindi namin mapatay at the same time. Kain tayo ng foods, naubos na yung foods ko. Dalawa lang. Kumakain ako ng ano lang, STR sa bit lang. Palag na to. So nakita nyo, medyo umubos tayo ng 5 minuto ron sa kaninang battle na yun. Ubus ang oras. At ina-expect natin sa round na to, hanggat maaari, manalo tayo. Gumuhit na naman. Bagsak si Wardaddy, guys. Bagsak si Wardaddy. Problema. Siyempre, mariresol natin yan. Ang kailangan talaga dapat matarget namin ng HP. Kaso sa kunat ng mga yan, kahit i-consi ko pa yan, hindi yung ganun kadali. So nakita nyo, medyo gumuhit na yung kanilang LK na pukusan. Kasi nga, problema din talaga yung LK na yan. Solid na solid. Bumabanat din talaga. At may kakayahan talaga yung LK nilang bumasag ng mga kunat na HP. Nakita nyo naman kanina. So, kailangan lang talaga is maalagaan natin. Babagsak ako. Wait lang, guys. So, takbo muna tayo, guys. No? Mag-regen lang tayo ng konti. Pero, syempre, inaasahan ko na makunat na ang aking armor. Soon, makukumpleto ko na to. Hindi pa kasi kumpleto. Abutin pa ako ng tansya ko dito, baka isang buwan pa makukomplete ko na ang set ko. Pero hindi pa rin siya kompleto. Makunat na tayo. May palag na tayo sa KBM. At still, nasa rank 1 tayo ng KBM team. At nakakalaban natin ng top guild. May palag na tayo. Eto, guys. Medyo bumagsak na sana tong visit na wizard nila. Isa to sa napakasakit kasi, naita nyo naman, no? Ang kunat ng wiz boy pa rin, na blind pa ako. At kailangan ko lang ng SP. So, dapat mapapatay ko na to, pero ang kunat, ang hirap patayin, grabe. Naita nyo, nakarecover pa yung wizard. Tapos, syempre, habulin ko tong visit na nang bubuhay na to, HP nila. Na at least madelay ko lang kasi syempre kaya hindi ko napatay yun eh kasi ito visit to dinelay nito binuhay nito at binuhay yung wizard. Idedelay ko lang kahit medyo ano tayo medyo pagod na kaka-skill palag pa rin tayo ng palag. So nakikita nyo naka-ignite pa rin ako guys, continuous yan at gumuguhit pa rin ang buhay ko pero once na pawala na buhay ko in-off ko yan at naghahanap ako ng heal pero dapa ako guys. Dapa tayo, fair. Finally, na-reso tayo kagad dahil dalawa ang healer natin. Palag pa rin tayo. Medyo kumpiyansa tayo na may panalo pa rin tayo dito kahit medyo may mga bagsak tayo, may mga death tayo. Normally, guys, sa points, nakabase yan sa damage. Saka sa skill din at the same time yung HP na loss. So, yun yung basihan din yan. So, hindi ko alam kung bakit kahit mas marami tayong death, mas nananalo pa rin tayo. So, siguro based dyan sa damage, sa taas ng damage, at sa ano, the same time yung HP na mababawas mo sa mga kalaban mo. So, tingin ko dun yung nakabase. Kasi kung sa death lang din, baka talo kami. Mas marami bagsak namin eh. Pero mas marami lang damage namin. Grabe lang mga healer din neto siguro. At ibang set na nito, grabe ang upgrade at malayong-malayo sa mga set natin. Pero nakikita nyo naman guys, may palag tayo. So nakita natin bumagsak yung LK, na-reso lang agad. Pero eto, napatay din natin yung isa, nakapatay tayo ng isa guys. Pero wala rin. Bagsak si Wardaddy, nakabawian tayo sa points. So pag lumalabas na gantong battle, no, parang puntusan na lang, no. Nakita nyo naman, pinatay si Bowa na naman. Grabe naman yun. Kailangan ko bang takbuhin yun. Si Wardaddy bagsak din, guys. Naku po, maalanganin tayo rito. Ah. Pero, yun. Nariso na si Bowa. So,
Bagsak din ako, ganun ka solid. Ah, nahirapan ako ng konting huminga, pero palag tayo ng palag dito, guys. Hindi tayo basta-basta tayo papatalo, tayo mga Pilipino. Mas ganito ka-intense yung battle, mas ganito kaganda yung laban. Mas na-eager tayo lumaban at tatayo-tatayo tayo at papalag at papalag tayo. So, kailangan ko lang makapag-regen ng konti at mag-change target tayo. Itong visit na LK na to, hindi natin to bibitawan. Pero patay si Boa, narisol lang uli. Nakikita nyo naman, visit yung wizard talaga. Yung wizard ng masakit na damage dito. And hindi ko yan matarget kasi, guys, hindi ko trabahong patayin yan. Normally, si War Daddy muna bahala dyan. Ito muna talagang visit na LK ito. Kasi nga, nakaka-delay ito ng malakas sa mga HP natin. So nakita nyo, gumuhit si Mimi, babagsak na naman si War Daddy. Pero panalo kami, guys. Panalo kami. Nanalo kami, guys. Ilang segundo na lang. Panalo. Nag-quit yung kalaban. Hindi ko alam bakit, pero nag-quit yung kalaban. Panalo kami. So, thank you for watching, guys. Pa-like and subscribe. Pakisuporta YouTube channel ko. Salamat.